May copyright content po yung video na yun. So, ang galing. Ang galing, no? Ang galing lang, guys. Kasi parang lahat ng kulay ng dollar sign ay nakuha ko. Hi guys! Welcome back to my channel. This is May Quar Camacho. At hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala na monetize na po ang aking channel. So, magpapasalamat lang po ako sa lahat ng mga subscribers, kung hindi po dahil sa inyo na walang sawang nanonood ng aking video, no? Hindi po mamomonetize ang aking channel. Ito ay gusto ko pong una magpasalamat at magbibigay lang po ako ng tip, no, sa mga nag-undergo na po ng review ang kanilang mga channel. Opo, yes po guys, kasi may mga na-encounter po ako na yon ganito. Hindi ko alam kung paano ako sisimulan eh. Kasi ayun. So, eto muna. Thank you muna ulit. thank you. Thank you ulit sa inyo lahat, sa inyong lahat, no. Na ayun lang. Parang basta parang hindi pa rin talaga ako makapaniwala na monetize na po ang aking channel, no. Sa mga baguhan po, sa mga nagsisimula pa lang sa napasukin po ang ganitong pag-YouTube, no. So, huwag po kayong panghinaan ng loob, guys, no? Kung nagsimula ka sa ilang mga subscribers, ayan, kung ilan pa lang ang iyong mga subscribers, so, okay lang yan, guys. Basta, ano lang, tiyaga lang, tiyaga. Tiyagain nyo lang, guys, tiyaga lang. So, huwag mawawala ng pag-asa, tiyaga lang, yun. Nood lang kayo ng nood ng video ng iba, no? So, darating din yan sa tamang panahon. Ayan, mamomonetize din po, mag-undergo rin po ng review ang inyong channel. So, paano nga ba, ito na tayo guys. So, paano nga ba mamomonetize ang iyong channel? Ano ba ang mga dapat na yung parang rules ni YT, yan, ni YouTube, no? So, para mag-under review ang iyong channel, so, kailangan mo ng 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours. So, equivalent po siya, yung 4,000 na hours, equivalent sa 240,000 minutes. Yan. Kapag yung dalawa po na yan ay na-hit ninyo, so, after po nyan, mag-undergo na po kayo ng review. So, i-review na po ang inyong channel. So, share ko lang po sa inyo guys yung aking naging karanasan. So, na-hit ko po ang 1,000 subscriber noong April 12. Tapos, na-hit ko naman po ang 4,000 watch hours noong June 25. At super thankful po ako, no? Sobra-sobra ang pasasalamat ko po. Una, syempre, sa lahat, no? Sa taas. Ayan. So, maraming salamat sa Ama, yan, dahil, ayun, so, yung ating mahabang paghihintay. So, tanong, ilang days na nireview ang aking channel? Umabot po siya ng 5 days. Ayan, 25, start na po ng review ang aking channel. At, yun nga po, no, pagising ko ng June 30 nung linggo, no, yun, tumambad sa akin na yun, congratulations. Ayan, papakita ko po sa screen. Yun, congratulations. Your channel, ayan. Ayan, basahin nyo na lang, monetize na daw, yun. Tapos, ayan, so ito na nga yung bibigay kong payo, no, sa mga
malapit nang ma-monetize ang channel, yung mga nag-undergo pa ng review, no? Yung mga nire-review pa ang channel. So, eto na guys. Once na na-monetize na po ang inyong channel, ang unang-una nyo pong gagawin ay magpunta sa inyong video manager. So, papakita ko po sa screen. Ayan. Ayan po yung aking mga video. Mayroon po akong 127 na videos. Ayan. Dami po niyan, 127. At sa una, no, yung unang araw, nakuha ko po ang lahat ng kulay. Lahat ng kulay ng dollar sign. Ano po yung sinasabi ko? Makikita nyo po sa screen, no? Ano ba ang ibig sabihin ng bakit may iba-ibang kulay ng dollar sign? At ano ang mga ibig sabihin nito? Ito yan, guys. Meron tayong black na dollar sign. Ayan, meron po akong isang black. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng lagyan ng ads. So, ibig sabihin, hindi po siya pwedeng i-monetize, walang ads. Black po yan. Pag ang video nyo may black, no, nilagyan ng black, ibig sabihin, hindi siya pwedeng ma-monetize. Ano pa yung susunod na kulay? Meron po tayong yellow. Ayan. Flash ko po sa screen. Meron pong yellow. Ayan. At meron din namang green na dollar sign. Ano po ang pagkakaiba ng yellow dollar sign sa green dollar sign? Kapag ang mga video nyo ay mayroong green, ibig sabihin, malalagyan po yan ng ads, no? Pero kapag ang video nyo ay may kulay yellow, ibig sabihin yan, guys, ay limited yung magpa-flash na ads dyan. So, ano ang dapat nyong gawin? So, una, ayan, syempre habang nire-review ang aking channel noong mga time na yon, isa po sa mga fina-follow ko, no, shout out kay Body Care. Hi, hello Body Care. Ang laki nang naitulong ng video ni Body Care sa akin. Kasi eto na yun guys. Kapag pala yellow ang dollar sign ng video mo, hindi siya mamomonetize kasi nga limited daw yung ads na pwedeng ilagay sa content mo. Ang dapat mong gawin ay, eto na ang aking mga ginawa. Gaya ng sinabi ni Body Care sa kanyang video. Papalitan nyo lang po ang title ng inyong video. So, kung mapapansin nyo po, magpa-flash po ako ng mga example, no, na unang araw, siguro mga more than 10 or nasa 10, basta medyo marami-rami rin yung mga video ko na nag-yellow dollar sign. At bigla ko pong naalala yung sinabi ni Body Care na palitan lang daw ang mga title nung video. So, sa lahat ng yellow na dollar sign, pinagpapalitan ko po lahat ng mga title. Yan. Na related din naman, syempre, dapat sa yung video. At ayun guys, grabe. Sobrang natuwa talaga ako. So, thank you ulit, Body Care. Ayan, dahil sa'yo. Ayan. Yung dating yellow dollar sign ay naging green na po. So, ibig sabihin, may tatakbo na pong ads sa ating video. So, again guys, ayan. Sa 127 na aking mga na-post na videos, meron akong isang black at 127. Nag-minus pa yun. So, 127, as of today po ah, meron akong 127 na video. Yung isa doon, black. Meron pang natira na dalawang yellow na dollar sign. So, hinahanapan ko pa siya ng title. At the rest, no? 127 minus 3. Meron po akong 124 videos
na meron na pong mga ads. So, pwede nyo pong i-check yan, guys. Kung totoo ang aking mga sinasabi. So, check nyo po, guys, no? Ang aking mga video, pasilip na lang po. Kung talagang may mga ads na. So, ayan, guys. So, yan po ang una nating dapat gawin. Kapag nakita mo na may yellow dollar sign ang iyong video, palitan lang po ang title, no? Para ma-convert siya sa green. So, sa ngayon, meron pa akong dalawang natitirang yellow. Yun. So, pa-flash ko na lang din po sa screen. Baka sakali matulungan nyo ako, guys. Comment down below na lang, guys. Kung ano yung pwede kong i-title dun sa dalawa na yon para maging green na siya. So, ayan. Tapos, ano po yung black na video ko? Ano po ba yung black na video ko? Yan lang naman po ang tumulong sa aking channel para ma-reach ko ang 4,000 watch hours. Isa po yan sa aking popular uploads. So, alam nyo na yan, guys, no? Hindi ko na siya at parang tawag doon, hindi ko na isasabihin, no? Check nyo na lang po, no? Sa baba. At hindi ko siya tatanggalin kasi, ayun, parang so, ayan na nga, guys, no? Balik ulit tayo sa ating topic. So, ayan na nga, no? So, kapag black na po ang nakalagay na dollar sign, hindi na po siya mamomonetize kahit kailan. So, sa mga, yun, no? Kung gusto nyo pong magkaroon ng idea, no, sa mga bago po, sa mga baguhan po, no, sa YouTube, pwede nyo pong i-visit yung aking mga video para makita nyo po yung mga content. Kasi, nung bago po ako sa YouTube, ang dami ko pong mga tanong. So, ito po, si-share ko ulit sa inyo. Totoo ba na kapag puro picture lang, yung mga picture lang, yung content mo, totoo ba na hindi siya mamamonetize? So, hindi po siya totoo. Kasi, may mga video po ako, yung mga moments, yan, puro mga picture po yun. Pwede nyong i-check. Katulad po nung Taiwan, no? Yung Taiwan picture moments. Picture lang po yun. Puro picture yun. So, na-monetize po siya, guys. Tapos, ito pa yung mga tanong ko dati sa isip ko, no? Kapag ba ang video mo, kunyari nasa 5 minutes pataas, ano, magkakaroon ba siya ng ads? So, makikita nyo po sa aking mga video, lahat ng minutes ay aking nasubukan, no? Nagsimula po ako sa, meron ako doon na wala pang isang minuto. Wala pa, guys. Parang nasa 49 seconds lang, no? 49 seconds lang yata siya. Basta wala pang isang minuto. At pwede nyo pong i-check, no? Lalagay ko rin po sa baba yung description link or pwede nyo rin pong scroll hanapin sa aking channel. Makikita nyo po dun, guys, meron din po siyang ads, no? Kahit mapa less than 1 minute pa yan, mapa 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ayan, magkakaroon po siya ng ads. At ito pa po, no, may dagdag tip pa po ako, no, sa mga bago sa mga ganitong larangan. Ang kagandahan, guys, ng mas maraming minuto sa ating video, no, kapag ang iyong video ay nasa 10 minutes, no, kapag ang video nyo po ay nasa 10 minutes pataas, magkakaroon po kayo ng option na dagdagan pa yung ads, no? Kasi automatic po yon kapag monetize na po tayo, nakaready na po yon, no? Na meron tayong, parang i-on lang naman natin siya, eh. May mga choices po yon, no? Magkakaroon tayo ng ads na
mula sa start ng video at saka sa end. I-on nyo lang po yun. Che-check nyo lang, no? Tap nyo lang po yun para yun. May choice si YouTube kung saan niya ilalagay yung ads. Plus, meron din po tayong mga button na i-click kung ano po yung gusto nating ads. Kung skippable or non-skippable na ads. Yun. Yun din po yung mga choices. So, papakita ko na lang po sa screen para alam nyo po kung ano yung sinasabi ko. No, yun po yung mga settings dun sa monetization. So, ano pa ba yung mga ano? Yun nga po, no? Kapag medyo malaki-laki or matagal-tagal yung ating video, bukod sa ma-on nyo po lahat yun, no? Kapag nasa 10 minutes pataas, binigyan tayo ng chance ni YouTube na magkaroon tayo ng tawag dito. Yun tayo yung magbibigay ng mga interval, no? Sa middle, no? Diba? Sa middle ng ating video, tayo yung mamimili ng additional ads, no? Yun, meron po yan. May settings po dyan. So, siguro, papakita ko na lang po ulit sa inyo, no? Sa screen, kung ano po yung sinasabi ko, no? Na, yun nga, bukod sa bukod sa una at saka sa huli na ads, may chance pa rin po tayo magkaroon ng ads sa gitna, no? So, ayan lang guys. So, ibig sabihin, ayan, so, mas maraming minutes, mas maraming chance na madagdagan yung ating ads. At, yun, nananawagan po ako sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, and guys, no? Pag nakikita nyo po na may ads po yung ating video, bekena naman guys, no? Isama nyo po sa panonood yung ating ads kasi, no? Gaya nga po nung sinasabi nung mga malalaking YouTuber, no? Hindi po sila magiging ganun kalaki kung wala pong nanonood ng ads. Bakit ka mo? Kasi po, no, dyan po kumikita ang mga creator, no, sa ads na yan. Kaya kapag in-skip nyo po yung ads, ayan, wala pong kita. Kahit po magkaroon pa tayo ng 1,000 views, 1 million views, kung ine-exit naman po natin yung or ini-skip naman po natin yung video, so hindi pa rin po tayo mababayaran. So may ano naman po yun, parang dito parang mababayaran naman po tayo kasi may ads na may nag-run na ads eh. Kaya lang po mas malaki kasi ang bayad kung tatapusin yung video kasi yun nga po, no, syempre nanood ako ng mga sa ibang creator, no, lalo na sa ibang bansa. Nanood ako ng video, paano ba kumukita yung mga creator, no, sa YouTube. Ang sabi po nila, kailangan ang ads ay mag-run ng at least 30 seconds. Dun po papasok yung skippable ads. So, si skippable ads, dun siya papasok, no. Kapag umabot ng 30 seconds, no, minsan lumalabas skip, no. Pero 'yun, bayad tayo doon kahit na in-skip, pero sobrang liit lang po ang bayad. Kasi 'yun, ito share ko po ulit sa inyo, no. Dahil nga po nagkakakalikot ako, no, dahil nga 'yun, hindi ako makali kung paano yung kitaan diyan sa ganito, no. Yung meron po doon parang CPM, yon, yung CPM, yung parang ang tawag doon. So, parang miles per view, basta yung parang ganun. For every 1,000 views. Yan. Kapag ka in-skip nyo yan, parang may percentage ganun. So, sa ngayon po, may nakikita na ako na revenue ko. May nakikita na po ako doon na $0.21, $0.05, ganun. So, kasi nakikita ko po doon na, yun nga, parang may mga percentage.
Syempre, wala pa naman po sa thousand views yung ating mga video. Pero at least, ayan po, at least kumikita na po ang ating channel. Ayan. So, medyo mahaba-haba pa po ang ating lakbayin. So, sa mga bago, ayan, sa mga bago, sa larangang ito, so, tiyaga lang guys, tiyaga-tiyaga lang po tayo. At ayan lang guys, sana po may natutunan kayo sa videong ito, no? Sa mga naghihintay, ayan, 3 to 5 days, no? Sa akin, 5 days, yung sa iba, 3 days. Ayan, so, good luck po sa mga nag-undergo na po ng review ng kanilang channel. So, ayan lang guys, sana po may natutunan kayo. Again, may, meron pa pala akong isa, nakalimutan ko guys. Meron akong isang copyright. Meron pala akong isang copyright. Nung una, naka-block siya. Yun pala. Naka-block siya. Tapos nung kinlik ko, nakalagay nga doon na copyright nga daw ako. Kaya naka-block siya. Pero, meron lang pong kinlik doon kung papayag daw ba ako na maghati kami ng owner nung music. Kasi may copyright music ako eh. No? Yun yung parang party namin, no, sa trabaho. Yun, may kumakanta-kanta ron, yun. So, na-copyright tayo dun sa pagkanta niya. So, ang ginawa ko, kinlik ko. So, nung pag-click ko sa kanya, yung dating block, dahil nga copyright, hindi siya mamomonetize. Pero nung pag-click ko, meron siyang option. So, yung dating block, ayan na po siya ngayon, naging green. Kung makikita nyo po, yung green na yan, yung dollar sign, hati ang kulay. Merong light na green sa taas, sa baba, dark na green. Ibig sabihin po niyan, pag nahati yung kulay ng green dollar, ibig sabihin, copyright po yon. May copyright content po yung video na yon. So, ang galing. Ang galing, no? Ang galing lang, guys, kasi parang lahat ng kulay ng dollar sign ay nakuha ko. So, ayan lang guys. Again, thank you. Ayan, sana po guys, panoorin nyo po ng buo ang video na ito kasi malaki po ang maitutulong nito sa inyo. Sa mga marami pang katanungan, baka po may mga tanong kayo, lagay nyo lang po sa baba. Siguro naman po ay masasagot na natin yon sa ngayon, no? Sa ngayon, masasagot na po natin yon. So, ayan lang guys. Bye!